Magandang, magandang, magandang hapon po sa inyo lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Welcome po dito sa Elizalde Broadcasting sa ating pong special edition ng TV Talakayan. Special po in the sense na kasi po ay meron po tayong expose regarding the real descendants of Sultan of Zulu. Ito po, ating pong makakapanayam at ibibigay po niya ang tunay na istorya kung bakit sinabi nilang sila po ay descendants of Zulu, of Sultan of Zulu, rather. Mr. Abdurazil Yuudin. Sir, yes, ma'am. Po. Magandang hapon ninyo, ma'am. Alam ko po na kayo po ay talagang hinihintay nito na sabi isalang po kayo dito sa ating broadcasting sapagkat ang ating pong broadcasting ay wala naman pong kinitilingan. Hinihintay po kayo na tayo ay makapag-broadcast dito at masabi sa ating mga mamamayan at hindi lamang sa mundo na mapaalam na kayo ang descendants na Zulu, Sultan of Zulu. Ibigay niyo po nga sa amin ang tunay na istorya kung bakit sinasabi po narito ang tunay na descendants ng Sultan of Zulu. Sige sir, mag-istorya po kayo. Kasi ma'am, mula pagkabata ko, nawala akong alam, ganito pala ako, yung totoo pala, sultanate, descendants. Nung malapit ng mama ko mamatay, 10 days na lang sinabi niya sa akin, military ako noon, 7IB. So, sabi niya, umuwi ka na, may sabihin ako sa iyo, hindi na tayo magkita within 10 days. So, umuwi ako, binigyan ako ng official ko 4 days, something, ganun ang nangyari. Tapos, nag-usap kami sa loob ng kwarto, kahit kapatid ko, hindi makapasok. Walang makapasok, dalawa lang kami. Ang sinabi niya sa inyo? Ang sinabi niya sa akin, bali, may sulat sa lupa. Oo, nakita ko, sabi ko, since 1972, hinatid ni Apo Banang sa bahay natin sa Busbus. Saan po yung Busbus, eh? Sulu. Barangay ng Municipal of Sulu, Busbus. Pagkatapos noon, hinatid niya po ba nang sa bahay ang sulat, hindi tinanggap ng mama ko. Saan po galing yung sulat na yan? Sabi ko. Yun na ang sulat ng bale kaluwagan ng Astasaba. Kasi matkambas yun eh. Yung original talaga, matkambas siya. What do you mean by matkambas eh? Ano yun, ma'am? Ano yung ibig sabihin ng mat canvas? Parang tela siya. Yung pinaglagyan ng sulat sa lupa. Sino pong gumawa niya? Saan galing niya? Sa, kuan, balay sa Geneva Convention. Galing yan. Geneva Convention. Okay, siguro po mapapatunayan niyo yan sa nagsipin natin. Yung dokumento, no? Pero continue niyo po yung inyong storya tungkol sa pag-uusap niyo ng inyong nanay. Pag sabi ng mama ko sa atin, sabi niya, ano yung mga sulat sa lupa? Puntahan mo si Auntie mo at Di Norma Abdullah. So, pinuntahan ko si Auntie Nong, ang tawag ko Auntie kasi, mabait yan. So, sabi ni Auntie Nong, wala na akong alam sa sulat sa lupa, sinasabi mo matkambas. Oo, parang naano ko yan, pero wala na talaga, hindi ko na alam. Ang sabi sa akin, kung anong nakwento ng mama mo, punta mo ng LMB. Ano po yung LMB? Land Management Bureau. Archives yan ang tawag. Okay. Yung pinagtataguan ng old keepers lahat na titulo. Saan po? Sa lugar po ninyo yan? Yeah, yan sa, dito sa Maynila, sa Binondo. Okay. Sige, Pagkatapos noon, pumunta kami ng Pagadian. Balik namin sa Pagadian, ang tanong sa akin ng atunin ng LMB, if you are the right heirs, what should happen in past? So ang sabi sa kanya, ma'am, she's pin at the back my grandfather. Inuha lang ang papers ng Juan Palawan, military officer ng Kiram, ang kumuha ng papers yun. Tapos, in 1950, nagiging sultan siya ng Tandubas, Serb Sultan. Ganun ang nangyari. Sa Serb Sultan siya, 1972, yun ang pagbalik ng papers na matkambas.
Ganun yan ang nangyari, ma'am. Ano yung sinasabi yung kumuha ng Pampas na yan? Ah, bali si Juan Palawan. Bakit yung napunta sa kanya? Hinagaw niya kasi pinatay nilang lolo ko, si Datu Yusuf. Meron po ba tayo ng mga dokumento na pinatay nila yung lolo ko? Ah, mayroon ma'am, kasi diniklare ko na lahat ang titulo sa hulo, kung Mindanao, lost title. Nandito sa papers na lost title siya. Hindi na mapakinabangan nila kahit sino ang nakakuha. Tutar sa archives na, dideclare ko, direceive ng archives na lost title talaga. Pagdating sa DNR, ganon din lost title. Kasi kung hindi pag-ari namin ma'am ang lupa, pag-ari ng Subano Hotala, iniwan sa amin, magkadastral survey ang Philippine government during that time, 2013. So, sabi sa akin ng Muntimayol sa LRA, pwede mo yan i-stop, you are the owner. So, nagsulat si Rajak, in-stop ni Rajak ang kadastral survey, full Mindanao. So, kaya hindi nakakadastral survey ang Philippine government. Sino po yung Jack? Si Rajak K. Omar. Oh, okay. Siya ang writer po. Siya po ang writer, no? Okay. Siguro, sa susunod natin pagkikita, sir, maaari siguro natin isama siya para makita naman ng people kung sino-sino talaga yung mga tao naging daan para makuha yung mga dokumento sa kasama. Yes, ma'am. Okay, continue po. Kasi itong mga ano ito, tungkol sa sultan eh, sa palagay ko, lahat ng sultan, walang hinawakan tulad ng hinawakan ko ito. Kasi ang nasisikar dumin, dala Saba. Kaya madali rin nag-claim si Harry Roque dahil dala nila ang ancestral domain. Sandali lang siya nag-claim talaga. Nanalo siya sa arbitration. Time ni Locsin, ganun din. Ted Locsin. Ganun din yan. Nag-claim sila sa ICG. So mali yun. Dapat sa arbitration talaga. Ganun ang nangyari. Kaya kay Roque, nabigay talaga ang Saba. Noon pa man kay Locsin, nabigay na. Ang problema lang, bakit ako hindi i-present? Hindi kayo pinipresent doon sa nakikinig mo. Yan, dapat ipresent na ako sa Malaysia para magkakita na kami. Kasi sabi ng Sultan Abdillah sa Malaysia, the owner of the ancestral domain, the legitimate claimant, please present. Yan, nakasa YouTube yan. Okay sir, ngayon po sa susunod nating episode, ay sinasabi ninyo na kaya nyo i-produce ang mga dokumentong nagsasabi na kayo ay real descendants of the Sultan of Sulu. Pati ma'am, apo. May karugtong pa. Apo. Ang nag-adap sa mama ko, Rasul, Abu Bakal, si Awa Aling, nag-adap yan. Asawa niya si Ma'am C. Yan ang mga mababait na tao kasi pinalaki nila ang mama ko. Binuhay nila mula pagka-panganak. Pagka-panganak pa lang, namatay ng mama niya. So silang nagbuhay, sila na nag-alaga, kaya lumabas ako. Kung hindi dahil sa kanila, wala ako. Kaya nagpapasalamat ako sa mga Rasul, Abu Bakal, nang dahil sa kanila. Nandito ang katotohanan. Okay. Ang pangalan po ng mama niyo, sir, ano? Suaida Uddin, Ak of Boking. Ang air dish niya, Suraida Ak of Surang. Sino po ang kanyang ama? Ang ama nila dalawa, si Salit Guzman. Kasi si Salit Guzman, ito na ang pinakamatapang tao nung una, ang mga ninuno nila, kaya nakaasawa siya sa anak ng sultan. Ganun yan. Kasi mahirap man asawain mo ang anak ng sultan. So, ang anak po ng sultan ay yung... Si Musiha. Sino po yung Musiha? Yung nanay ng nanay. Nanay ng mama, no? Yes, ma'am. Oh, si Musiha. Kung kaya siya yung ano, anak ng sultan. Yes, princess okay. Siya. So, yun po ba, namamana yung pagka-prinsesa ng nanay ko? Yes, ma'am. Kasi, eldest son, yun ang magmana. Pagdating sa sultanate, yun din ang magmana. Pagkatapos naman sa akin, anak ko naman ang magmana. Walang kapatid, walang anuman. Yan ang rules ng sultanate. Okay, kanina po, nabanggit nyo na pagtagumpayan na ng ating senador. No, si Attorney Harry Roque,
dito sa International Ingayong. Ready. Ano po, yung paglalaban dyan tungkol sa Sulu, ano ba? Sultan of Sulu. Eh, hindi naman kayo pinipresenta. Yun na nga ang wala problema. Wala man lang po ba kayong, ano, masabi mula sa kanila? Wala, sila, wala pong masabi kasi ang inintay ko. Wala silang binigay sa inyong pasabi? Ang bawa, sinulatan kayo na ganito. O kayo ay nagpunta sa kanila? Yan ang problema ko sa Philippine government. Ginawa lang nilang claim, wala akong alam. Pa siguro po, ang maganda niyo magagawa, i-presento niyo siguro sa kanila ebidensya niyo para tama maayos, di po ba? Yes, ma'am. O, kailan niyo po yung balak? Pero bago niyo po gawin yan, dapat patunayan niyo po rin po sa atin. Pagkatangal na po, sa susunod niyo, kung talagang gusto niyo continue, ay ipakita ho niyo yung mga ebidensya ang nakuha niyo sa amin. Sa ngayon po dyan, yes, ma'am. Sa LMB. LMB. Plus LMB. Archives yan ang LMB kasi. Ah, archives. Bali ang archives talaga sa mga old testament. Yung tawag. Kasulatan. Yung mga old talaga. Change 1915. May kopya po kayo niyan. Mayroon ako kopya, ma'am. Pag next episode, pwede natin ihayag, ipakita sa tao lahat para maniwala sila. The only one resistance, hindi marami. Isa lang talaga ang right there sa... Sino po yun? Si Abdurrasil Uddin. Ako na yun. Ah, nakalagay po doon yung pangalan niyo? Yes, ma'am. Nakalagay. Sa special order, 205, nandiyan din ang pangalan ko. Kapag-ari ko talaga ang Thailand. Anong taon po yun? 2013 ako nag-claim. Yung 2013 nag-claim ako, yung 2009 nadala ko sa Bilona Time Military kasi hindi ko sinunod ang utos ng nanay ko. Nagkasuriasis ako, hindi ako makatayo. After that, doon ako sa Bilona Friday morning, nakatulog ako, na naginip ako, nandun ang nanay ko. Sabi niya, ang pinagawa ko sa iyo, hindi mo ginawa. Kaya nagkaganyan. So, yun, para akong nasiyak. So pagdating ng 2013, paglabas ko sa Bilona, ginawa ko ng mga. Pagkuha ko sa pera ko, sa retirement ko, yan ang pinakapital ko. Kasi meron pagkuha ka kahit anong papeles, kapag wala kang kapital, wala, wala kang pera. Yan po, Sir Abdurrasil Uddin, maraming salamat po sa pagpunta rito sa ating broadcasting. At marahil, man may or the other po, baka makatulong tayo sa pagpapaliwanag sa ating mga kababay sa ating bansa, hindi lamang sa mundo na kayo ay yung inyong expose na gagawin niya sa pamamagitan ng mga dokumentong inyong ilalakad sa susunod natin pagkikita. Sige po, salamat po kayo sa Andrea. Salamat ako sa mga tausog lahat. Makinig kayo. Wala nang ibang hanapin nyo the right ear, sinasabi, the right residence, naghahawak ng proprietary right, pati sovereignty right, walang iba si Abdurrasil Uddin. Kahit saan kayo magpunta, kahit saan mundo, walang nakahawak ng ancestral domain, sabi ng attorney Wanda, attorney ng LMB. Yun ang sabi sa akin. Sabi niya, walang nakahawak kahit si Queen Elizabeth, maliliit na island. Sa iyo, thousand-thousand hektar ang island hinahawakan. Sino pa ba, sabi niya? Wala nang iba ito. Kasi lahat ng sultan, ito lang inawa. Sir, salamat talaga sa inyo lahat kung nakikinig. May episode pa tayo, part 2. Okay. Abangan niyo po ang ating kapanapanabik ng mga episode sa ating expose, The Real Descendants of Sultan of Sulu. Dito lamang po sa Elizalde Broadcasting. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye!